Kumakaway na naman si Charlene. Grabe naman kumaway. Tama na. Salamat sa Tech Pro Unlimited ng Santa Rosa, Laguna. Nag-message ako ng madaling araw. Naka-reply din siya ng madaling araw. Ako ang customer number 1 sa Tech Pro ng GoPro Hero 10 Black. Nakararating lang. It's here. Pagbili mo sa Tech Pro, may libreng SD card, which is very sweet. Maganda ang case na kasama ng GoPro. Magagamit mo to at hindi lang pampasikip ng bag at ng bahay. Sorry, nagtunog minions kami ni Charlene. First time kasi namin magkaroon ng GoPro. Meron kang C-type cable, may mount, may screw para sa mount, may isang baterya. Meron po siyang built-in na tuhugan ng accessories. Not sure kung bago ito pero pretty cool. Tinest namin yung selfie camera muna. Napansin namin na medyo foggy kasi naman, yun pala. Ay! May takip pa yung lens. Hindi na tayo tinantanan ng technical difficulties. Papa cooking show o camera unboxing. Ang problema lang dito sa GoPro, mukha kong haggard. Mukha haggard. Si Luis lang yung mukhang fresh. Baka kailangan ng update. Ngayon tingin ko, hindi nyo na kailangan marinig mula sa akin ang full specs. Nasa website na ng GoPro yan. Ito ang unang 24 hours niya sa aking kamay. At gusto ko lang i-share sa inyo ang mga obserbasyon ng isang first-time GoPro user na hindi nag-research. Hopefully, may mapulot kayo dito kahit na puro anecdote ang mga sasabihin ko at hindi masyadong technical. Let's begin. At heto na siya. Gagawa kami ng lettuce harvest video soon. At heto na siya. Mamaya, may madidiscovery ako tungkol sa pagiging wide at narrow ng shots ng GoPro. Pero heto na yon. Straight out of the box. Pinapagawa din ang lilipatan namin na kusina studio. Kaya busy ang construction sa compound. What is going on? Dito rin na-discovery ko na although maganda ang times 8 na slow motion ng GoPro, hindi siya nagpe-playback as slow motion pagka-transfer mo ng files papunta sa PC. Normal speed siya pagkalipat mo ng computer at sa editing software mo na pababagalin. First time ko ma-encounter ang ganitong workflow at hindi ako sure kung masaya ako tungkol dun. Kasi paano kung makalimutan ko na slow mo pala dapat ang shot na to? O baka meron lang akong hindi alam. You are invited to let me know in the comments. Pero heto talaga ang feature na binili ko sa kanya. Yung excellent digital stability. No more gimbal. Grabe swabe. Grabe high tech. Pakita mo, respirator? Yung respirator 2021. Okay. Ito, gabi na. Ito itsura niya sa kwarto na may isang light bulb sa gitna ng kisame. Tara, labas tayo with flashlight. Ito ang slow-mo, nighttime, but with flashlight. Hindi naman masama, di ba? 24fps ang export ko nito. Just because that's what I want. Gusto ko yung feel ng konting FPS. At di hamak na mas magaan i-upload ang file. Naka-medium bitrate export lang din ako. Dapat na yata akong tumigil at tumutumba at nalulunod na ang lettuce ko. Heto naman, ang slow-mo ng washing machine. Chinek ko pa ng mabuti, baka may underwear. Wala naman. I'm sure hindi kayo interested sa nighttime slow-mo ng umiikot na underwear. At heto naman kami sa ilalim ng double deck. Gusto ko lang din makita ang low light situation. Okay naman din. Heto na rin ang audio niya. Maganda rin. Partida, bumubulong lang ako dito. Yung kapatid ni Charlene nag-trending na picture siya dito kasi kunwari may ka-text siya na sabi niya on the way na. Tapos nakahawak siya dito. And this is Quezon City at night. Well, I guess it's supposed to be dark at night. Ayun, sana na-enjoy ninyo. Sana may nadampot kayo tungkol sa Hero 10. Kahit hindi technical ang video na ito. These are just the features na sure akong gagamitin ko ng madalas. Slow-mo, stability, low light. Masaya ako so far.
At hindi naman ako sobrang sabik sa super taas na resolution at super taas na FPS na meron din ang GoPro Hero 10. First 24 hours, I'm happy so far. GoPro Hero 10 has arrived. Thanks for watching.